everyone to the luto day. Magluto ng something ano, gulay yung lola ninyo today. Nakalang araw, di ba, nakapunta ako sa ano, Asian market o international market. And nakabili ako ng mga dahon-dahon. Actually, isang dahon-dahon lang yung nabili ko. Kasi, lagi ko nang nabibili dun yung ano, yung excuse me, yung colitis, talagos kamote, and malunggay. So, last time, hindi na ako namili kasi lagi na lang yun. So, buti na lang meron silang ano, bago. Yung talabas ng kalabasa. So, bihira ko lang kasi makita yung talabas ng kalabasa doon sa ano, sa Asian market. So, natuwa ako nung nakita ko siya. Siyempre, alam niyo naman yung lola nyo. Sinabi ko na sa inyo. May mix sa mga green leafy vegetables. Which is good. Napakabuti po sa health natin na kumain tayo ng green leafy vegetables. So, yung mga ayaw ng green leafy vegetables dyan. Tangin-tablong na walang panay. And anyway, so ito na siya. Gagawin ko siya, gagataan ko siya with ano, sahogan ko ng pritong fish. Yan, so nakabili na ako ng fish and isdang bato yung nabili ko. Rockfish yung pangalan niya. So isdang bato, di ba? Ayan, so nakabili na ako yun ng fish. Ayan, and pinito ko na siya. Yesterday. So, siya yung isasahog ko sa gulay natin. So, let's go. Tingnan natin. Ito yung mga ingredients. Siyempre, yung ating, ano, nalinis ko na to. Yung ating, talabas ng kalabasa. At may ilang piraso akong natirang okra doon sa fridge. So, ayan. Labas ko na, isasahog ko din siya. And then, we have ginger. Ayan. Garlic. Yan. And konting onion, konti lang. Kaya ako ng maraming onions sa mga gata. And yung siling green natin, of course. And yung ating pangsahog na fish. Ito yung fish kahapon na prinay ko. And yung ating gata, ito. Siyempre, alam nyo na, instant. Dito, wala namang mabiling ano dito. Fresh na gata ng nyog. So, ganyan. So, it's either mga nakalata or naka-box na ganito or naka-pouch yung mga nabibiling gata. So, asin, of course, and we have our Ajinomoto. So, niready ko na rin yung ating pot dito sa ating kalan. So, ilalagay na lang natin dyan, syempre, first yung ating mga, ano, yung ating gata. There you go. Ayan ang itsura niya. Namuumo siya. So, iset aside ko lang yun. Kasi, lagyan ko yun ng water mamaya at isabaw ko dito. And then, eto. Kasi, kulang yung isa sa tingin ko. So, dinagdagan ko siya. Isang naka-box at isang naka-maliit na lata. Pero, usually, yung mga lata ng gata dito, malalaki. Yan. Kaya lang, parang nag-alanganin akong gumamit ng malaki. Parang sobra-sobra naman yun. So, itong dalawa lang yung ginamit ko. Yes! Yan. So, ayan na siya, yung gata natin. And, i-open na natin, syempre, yung ating, ano, yung ating stove. Open na ba? Ayan. Kita nyo, may ilaw na. So, open na siya. Naka-on na, na-turn on na natin yung ating stove. So, ilalagay na natin yung ating ginger. And ating garlic. And yung ating bawang. Ayan. Hihintayin lang natin yan na kumulo muna. So, hintay-hintay tayo hanggang sa kumulo yan. Balikan ko po kayo mamaya. Then, kumukulo na yung ating ano. Yung ating hinihintay kumulo. Yung ating gata with ginger, bawang, and ano, onion. So, check na natin siya. Dinagnagan ko po pala siya ng ano, 1 cup of water para medyo dumami yung sabon natin. Ayan. So, let's see. Tingnan na po natin. So, ayan na po siya. Kumukulo na siya. Ayan. So, muntik nang umapaw.
Kaya nakita nyo may puti-puti sa gilid yung ano natin, yung pot natin. Tuntik na siyang umapaw. So, hayaan lang natin siyang kumulo-kulo muna. Kasi gusto nating maluto yung ginger natin para lumasa siya. And also, yung ating bawang. Yan. Yan. Kulo-kulo na siya, di po ba? Tantan, masarap na naman yung kainan ng lola. Diyos ko. Ang hirap magpigil sa rice kapag masarap yung ulam. Sinong nakaka-relate? Lalo pa ako, ang diet ko po ay 1 cup of rice lang a day. So, sobrang hirap na hirap ako. Minsan talaga nakakapag-cheat ako. Nakakapag 2 cup of rice ako kasi kapag masarap yung ulam, hindi ko mapigilan. So, kapag nakaka 2 cup of rice ako, gawin ko naman ay nakakain ng maraming fruits. And sabayan ng exercise. Yan. So, kulo-kulo na po yung ating kulo-kulo na yung ating gata with ginger, garlic, and onion. So, isunod na po natin yung fish. Yan. Yung fish yung isusunod ko kasi gusto kong lumasa ng husto sa sabaw yung fish. Yan, kasi siya nga yung sahog, diba? So, ayun. Kaya para lumasa siya ng husto sa sabaw. Ayan. Parang may isa pa akong doon. Oops. Tama na kaya yan? Dalawa. O tatlo. And yung lola niya nagdadalawang isip kung dalawang fish ba ang ilalagay o tatlo ba. So, hayaan lang po natin na makuluan yung fish para lumasa yung flavor niya doon sa sabaw natin. Ayan. Tatlo na lang siguro. Iwan ko yung tirang prito, pang ulam. Yan. So, pwede na rin po natin itong timplahin. Habang naghihintay tayong makuluan siya ng husto. So, lagyan natin yung ating salt. And yung ating ajinomoto. Yan. O, paulit-ulit ko pong sinasabi, kung hindi kayo naglalagay ng ajinomoto sa lutuin nyo, huwag po kayong maglagay. Yung iba kasi, hindi talaga naglalagay, diba? So, ako lang kasi, nakasanayan na kasi sa amin na maglagay yun. So, yung iba naman, magic sarap. Yung iba naman, no, yung nilalagay. So, kanya-kanya kung anong prepared natin na lagay natin doon sa niluluto natin, no? Baka kasi, ang away kayo, bakit nga na? Kanya-kanya po yan. Kanya-kanya treat yan pagdating sa niluluto nating pagkain. Kasi tayo naman ang kakain yan. Ako naman ang kakain ito. So, nire-remind ko lang kayo na kung hindi kayo naglalagay, huwag kayo maglagay. Matabang pa. Paglagan ko ng salt. Yan. Yan. Diba? Parang ang konti nung sabaw ng lola ninyo na nilagay. Tingin ako sa gulay ko, ang dami kong gulay. So, next na natin yung ating okra. Nilagay na po ni lola yung okra. Yan. Yan. And then, ihuhuli natin syempre itong ating talbos ng kalabasa. Yes. And then that's it. Tapos na yun. Ngayon pa lang masarap na. Nasa ko na yung prito. Yung flavor ng pritong fish. Pero medyo matabak pa din.
pag nilagay natin sa kanin, wala nang lasa yun kapag matabang. Ayan. So, next natin ilagay yung ating ano, sili. Yes! Diba? Sarap. Ang bango. Ang bango talaga ng sili kapag nilalagay yung sili. Nabanggit ko na to dati. Mahilig ako maglagay ng mga siling green sa munggo, sa paksiw, sa sinigang, sa mga gata, ganyan, mahilig. Kahit sa ano, sa adobong pusit, naglalagay ako sa ginisang toge, naglalagay ako. Siling green. Ang sarap na! My goodness! So, ilalagay ko na yung ano natin para hindi naman malamog yung ating ano, yung ating okra. So, ilalagay ko na yung ating mga dahon-dahon. Sana kumasya siya. Oh my God! Ang daming dahon-dahon ito. Sinama ko talaga to kahit yung malaking dahon. Kaya, mahihirapan ako. Anyway, bahala na si Batman. Pagkasyahin siya. Diba? Ano naman yan? Iimpis naman yan kapag naluto na siya. Or kapag na ano. Nainita na siya. So, be patient lang tayo. Kakasya din yan. Oh, tapos ang damakmak. Diba? Sabihin nyo, sarap na ako ngayon pa lang. Gusto ko nang kumain agad. Pero mamaya pa ako kakain pag uwi ni Iman. Kasi sabay kami kumakain. So, kaya lagi, yung lunch namin ay 4 o'clock na. Kasi, 3:45 si Iman dumarating from school. So, hinatid siya ng bus. School bus. So, yun. There you go. O, diba? Naiubos ko din na ilagay. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo eh. Para-paraan lang yan ng lola niya. Ngayon, ang problema ko, kailangan ko siyang ibaliktad. Para maluto itong nasa ibabaw. Diba? Be patient. Yan, greens. Gusto ko ng mga greens. Masasatisfied na naman yung lola ninyo. Sa lunch. So, try natin i-flip. Try ni lola nyo i-flip to. Sana huwag matapon. Are you with me? Ay, natapon na nga. Oh my God, nadurog yung fish. Nadurog ko yung fish ko. Kainis naman. Nadurog ko yung fish ko. Nakabit ko yung fish ko. Hindi siya nakuha ng buo. Sayang. Iniisip ko na nasahogan din to ng ano, shrimp. Kaya lang naisip ko, lagi na ako kasi naggagata ng may shrimp eh. Tsaka ng alimasag. So, kaya fish na lang yung nilagay ko dito. Oh my gulay, I'm so happy! There you go. Oh my gulay, this is ready, everyone. Ano, nakata yung fish ko. Oh, lumabas yung ano niya, bones niya. Anyway, it's okay. Sana yung kumain ng fish yung lola niya, so hindi na ako matitinik niya. Oh my goodness! I'm so happy! Ang sarap niya. Nasaan yung ulo kaya? Baka lalong madurog kapag nilabas ko yung ulo.
ka nagkadrugdug. Buntot to eh. Gusto talaga ipakita yung ulo ng fish eh. Diba? Para maganda sana. Pero ano, lumabas. Buntot. Nandito siguro yung ulo banda. Ha? Ano, nakawit ko. Anyway, titikim lang ako ng gulay, no? Tapos, para malaman natin kung okay na ba siya. Titikim lang tayo ng konting gulay. Yan. Sama ni Lola. Pag okay na yung gulay ko, then it's done. Mainit! Pero ang sarap po. Natikman ko na yung lasa. Sabaw pa lang. Masarap na. Sarap. Okay na. Ang sarap niya na. Yan, tapos na po tayo. Everyone, patay na natin. Okay na. We're done. Kumukulo-kulo pa siya, pero patay na yan. So, okay na yung ating niluluto.